So magandang araw po muli mga kapatid. Meron po tayong dalawang question na sasagutin ngayong gabi. Okay? Una-una si Christian at saka si Leo. Si Sir Leo magtatayo siya ng food business, pero ang location niya kasi isa sa harap ng university. Okay, Sir Leo, ganito po 'yan. Unang-una is nasa university na po kayo, no? Sa harap kayo ng university. So, ang tanong niya is, ano bang magandang concept daw? Okay, ano bang magandang concept? Hindi niyo na po kailangan, hindi niyo na po kailangan lumayo doon sa customer na, possible customer niyo, which is yung mga estudyante. Hindi niyo na kailangan mag-isipan ng kung ano pa yung mas maganda ilagay doon. Ang isipin po natin is, ano yung kailangan ng mga, ng mga estudyante doon sa harapan niyo. Okay? Kung restaurant yan, so ano ba yung profile ng mga students na nandyan? Ang, for example, 50% may hirap, 50% nasa middle class. So, from that, makakapag-create ka na ng menu na kayang affordable doon sa mga student na nag-aaral dyan. Okay? And then check mo kung ilang estudyante po yung nandyan po sa university. For example, 100,000. So, mostly 10% yan is magiging possible customer natin. Okay, 10% and then 90% yung kailangan nating makuha o madala dun sa restaurant natin. Alright? So, yung sagot na susunod na sasabihin ko sa susunod, isagot din yan kay Sir Christian. Sabi niya, Chef, ano bang magandang gawin para mapataas ko yung mapataas namin yung customer namin. Okay? Sa food business po kasi palagi nating kung saan tayo naka-area o naka-locate, palaging nasa isipan yan o laging naka-set sa mind natin na 10% lang nandun o 10% lang ng possible customer, target customer natin, yung nangangailangan ng pagkain nyo. For example, dito sa lugar namin is sa loob kunyari ng school. Okay? Sa loob ng school, 10% ng estudyante ang possible lagi natin magiging customer na nangangailangan o nagugutom, kakain ka agad dyan. Ngayon, yung 90%, mag-iisip po tayo paano natin madadala yan sa ating restaurant o sa ating area o sa ating business. Ganito po, example, nag-create ako ng event nung nakaraan dito sa school namin. So, empty kasi wala namang tao nung araw na yun. So, nadala ko yung mga tao. Okay, nadala ko yung mga tao dito. And then, nagkaroon sila na idea, ito pala yung school, ganyan pala yung offer nyo. So, nalalaman nila kung ano po ang isineserve nyo o ano po ba yung klase ng restaurant meron kayo. Okay? Mag-host kayo ng event. Okay? Pangalawa, makipag-tie up kayo sa mga isang organization. Okay? Dito sa UAE, may mga organization po rito. Okay? May mga company na pinapagamit nila yung school nila ng free sa mga organization para ang pinakamahirap po kasi is dalhin yung hindi mo customer papunta ron. So anong ibig sabihin, hindi natin pinapansin yung 90% na hindi natin customer. Nakafocus lang palagi tayo dun sa 10%. Okay? Sa 90%, ang dami po nun. Ibig sabihin, yung iba nga, di ba, nagpapapresample niya sa mga supermarket. Kinakat nila yung mga dahil sa palengke, kinakat nila ng maliliit yung mga hotdog para ipapretaste. Bakit nila ginagawa yun? Kasi, yung mga dumadaan doon, hindi yun customer. Hindi yun pumunta sa palengke para bumili ng hotdog. Pero, bakit sila nagbibigay ng sample? Kasi, pag once na natikman nila, once na nakita nila na, uy, masarap pala yung hotdog. So, mas malaki ang chance na bilhin nila yun. Ganon din po ang restaurant. Okay? Kapag empty yung restaurant natin from weekdays, from lunchtime until 4 o'clock, so mag-create tayo ng isang bagay na madadala natin yung ibang tao papunta ron. Okay? Unang-una, mag-create ng event. Nung nandyan ako sa Tagaytay, nag-member ako ng Tagaytay Business Club. Okay? Business organization. So, nagkakaroon ng meeting every month. So, every month, lumilipat-lipat kami ng restaurant para sa meeting. So, ano nangyayari? Na-discover nila, uy, ang ganda pala dito ng restaurant nyo rito.
oy overview. So next time, dito ko dadalhin ng pamilya ko. Nag-get niyo po yung point? Hindi ka naman gumastos, pero nadala mo yung customer mo doon. Or makipag-tie up ka nga sa mga company o kung sa mga sa probinsya kayo. Tie up kayo sa mga ano barangay chairman. Chairman, tuwing weekdays, pwede kayong ano, mag-held ng meeting kung gusto nyo dito sa restaurant namin kasi bakante naman kami palagi. So, yeah, sabihan nyo lang kami in advance. So, si Kapitan, pag pumunta doon at nag-held ng event o nag-held ng meeting, so makikita ng mga ano, ng hindi nyo customer na, uy, okay pala dito ako magbe-birthday party. Okay, dito ko dadali ng pamilya ko. Uy, pag may bisita ko, dito ko dadali. So, nagkakaroon ka na kaagad ng possible dagdag doon sa 10% na customer. Alright? Nag-get nyo po yung point. Hindi po ibig sabihin na pagagamit ko lang yung place ko ng libre. Hindi po. Nawu-waste nga rin yan eh. Wala kang customer sa ganung oras eh. Pero nagkakaroon ka ng mga possible customer na magkakaroon, hindi man ngayon, bukas o sa isang araw, na babalik at babalik sa'yo yan. Dahil nalaman na nila na magandang location mo, magandang presentation mo, nakita nila yung menu mo, so malaki ang chance na bumalik sila. Okay? And then second is, magkaroon po tayo ng ano, yung dead hour natin o yung lean hour na hindi tayo bumibenta, magkaroon tayo ng promotion. Palagi promotional hour. Ibig sabihin, tulad ng happy hour. Okay? Palagi yan. Ganun naman talaga. Kailangan mapupunta mo na yung customer mo ng ganitong oras para abutan nila yung promo mo. Okay? Ngayon, pag sinabi mong happy hour na 5 PM to 7 PM, dapat 7 PM tatanggalin mo na siya. Bakit? Kasi once na nangyari ulit yon at pinagbigyan mo ng pinagbibigyan, hindi na sila magkakaroon ng fear na, oh, kahit mali tayo, okay lang naman. Madaling kausap yung mga tao dun. Kahit na dumating tayo 7:30, yung promotion nila is talagang binibigay pa rin. So, nawala ng sense yung happy hour promo nyo kung gagawin nyo po yon. Okay? And then, branding. Okay? Yung branding ng company natin. Okay? Ibig sabihin, kung mayroon kayong delivery bike, ilagay nyo yung sa box nila yung logo mo ng, ano, ng company mo. O kung mayroon naman ng mga mayroon kayong sasakyan, lagay nyo yung sticker. Okay? Social media. Kung yung branding po ng, ano, ng company dapat lagi. Kita mo yung mga malalaking kumpanya. Jollibee, San Miguel, McDonald's. Napakasikat na sila. Hindi na nangahalos kailangan ng marketing. Pero continuous pa rin sila. Nagpapakilala. Yun po tinatawag natin na branding. Okay? Next is yung ano, makipag-partner tayo sa mga hindi natin kakompetensya. Okay? Kung restaurant ka, makipag-partner ka sa supermarket, makipag-partner ka sa salon, makipag-partner ka sa university, makipag-partner ka sa mga school. Okay? Sasabihin mo, okay, yung mga student dito, palagi mayroon po kayong ano, kung student ng yung University of Manila, PUP, TIT, pag kumain po dito, is-present nyo lang yung ID nyo o yung company na malaki. Lahat ng nag-work sa hospital, for example, no, lahat ng nag-work sa hospital is mayroon kayong 10% discount kasi sa binibigay naming ano, na frontliners. Parang ganun. Okay? Makipag-tie-up pa sa... Tingnan nyo kung kanino po kayo makipag-tie-up na hindi nyo competitor. Para at least, sila is ma-aware sila na ano kayo, na partner ito ng company nyo. Uy, dito tayo, yung tie-up ng company namin, may discount lahat ng employee. So, magkakaroon na ano, mapapakikilala yung company o restaurant nyo sa iba't ibang grupo ng mga organization o mga company na ito yung restaurant. Okay? Branding. Makilala kayo hanggang sa balikan kayo at balikan. Okay? Sabi nga po sa marketing, ang pinakamahirap is dalhin yung customer na 90% sa restaurant mo dahil hindi naman nila yan kailangan. Okay? Pag nadala mo na sila dyan, magkaka-idea na sila, uy, kailangan ko pala itong restaurant. Dito pala kami mag-help. Dito pala kami magse-celebrate. Dito ko pala dadala yung bisita ko. So, yun po. So, I hope na nakatulong po ng konti itong binigay kong idea. Okay? At anyway, ginagawa po talaga namin yan dito sa mga company dito sa UAE. So, maraming salamat po muli po. Ito po si Chef Francis. Bye-bye!